tama na ang dato kibang ang pagsabot mo. Tama na ini ang paggamit sa amuan. Estudyante namo nga kalid gipatay ninyo. Kahit nga dato gipatay ninyo. Pero na ang dato namatay. Karasok, karamusunod mo dito, nanay gira. Kaya pamatiyo ninyo ang mga dato. Kakapasok lang na balita. Breaking news. Hinatulang guilty sa kasong child abuse ng isang korte sa Tagum City, sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Congressman Satur Ocampo. Batay sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, napatunayang lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act sina Ocampo, Castro at 11 pa nilang kapwa akusado. Hinatulan silang makulong ng mula 4-6 na taon at pinababayad ng 20,000 pesos na civil indemnity at moral damages sa bawat isa sa mga biktima. Nag-ugat ang kaso sa insidente noong 2018 kung saan nahuli sa checkpoint sa Talaingod, Davao del Norte, sila Ocampo na bumabiyahe kasama ang 14 na menor de edad na walang consent ng mga magulang. Dati namang iginiit ng mga ito na rescue mission ang ginawang pagbiyahe sa mga kabataang katutubo. And we would like to give you with the wonderful news of the conviction of Franz Castro and Satur Ocampo doon sa for child abuse at kung saan ang parusa sa kanila ay 4 to 8 years of imprisonment. So, but before that, let me introduce to you Datu Jake Lanes. Datu, morning. Magandang umaga po, Bae Pinandoy, Ma'am Lorraine Badoy, Ma'am. Morning, sir. So, yung current issue kasi dito ngayon, Datu, si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Bayan Muna Party List Representative, na dating representative sa HOR, si Satur Ocampo, ay hinatulang guilty ng Tagum Regional Trial Court Branch 23A sa kasong child abuse na isinampa sa kanila noong 2018. So, that's before we go into yung discussion na ito, siguro mas maganda magpakilala ka sa taong bayan kung sino ka at yung history, just a very, very brief history para makilala ka ng ating mga kababayan. Magandang umaga po para sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng programang ito. Ako nga po pala si Bawan Jake Lanes. Ang Christian name ko po ay Jacob Lanes. Ako po ay dating membro ng Regional Youth and Student Bureau ng SMRC. Noong 1983, naging chairman ng Liga ng Kabataan ng Davao o Likada. Ito yung community youth organization sa buong siyudad ng Davao. So kumilos po ako sa area ng Southern Mindanao. Opo. That's ang pinag-uusapan mo ay naging kasapi ka ng CPP, NPA, NDF. Yung pinag-uusapan mo ngayon, di ba, Dats? Di ba, Datu? Opo, ma'am. For 10 years po, kumikilos ako bilang kadre ng Communist Party of the Philippines, lalo na po sa area ng Davao City at Southern Mindanao region po. Okay. So, and currently, Datu, what position do you hold? Noong nagkaroon po ako ng pagkakataon na baguhin yung tadhana ng buhay ko at baguhin yung paniniwala ko, ako po ngayon ay naging executive mula noong year 2003. Ako po ay executive director ng Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leader, isang Mindanao-wide organization ng mga IPs na nag-a-advocate para sa full implementation ng IPRA at nakikipag-engage para sa partnership with our government. Datu, let's get into the heart of things, no? Ano ang nangyari, no, itong sa insidente na ito? Kailan at ano ang nangyari noong November 2018 sa Talaingod? Bago ito, ma'am, as a background, yes. Nagkaroon ng programa ang Mindanao Commission. Ito yung party organ ng Communist Party of the Philippines na nakatutok sa Mindanao. Nagkaroon sila ng programa na magtayo ng mga lumad school upang ma-radicalize,
makapag-penetrate sa mga ancestral domain ng iba't ibang tribo sa Mindanao. Kasama na po dito yung kanilang pagpasok, pagtayo ng Salugpungan School dyan po sa munisipyo ng Talaingon, kung saan nandyan yung komunidad ng mga Atamanubo. At ang nangyari po, nagkaroon sila ng mga paaralan dyan na itinatayo na siyang nagiging recruitment center o pagre-recruit ng mga kabataan para maging aktivista at maging armadong NPA. So dahil po sa effort natin, ang mga IP leaders po dyan ay tumutol sa ganitong programa at pinasara yung mga paaralan dyan sa nang Salugpungan, dyan sa Talaingon. Ang ginawa po nila sa Saturn Ocampo at Franz Castro, mula sa Manila, bumaba po sila, pumunta sila ng Talaingon dahil gusto nilang isave yung kanilang programa na nag-degenerate ng funds mula sa international community. Dahil nga po yung sinasabi nilang pagtatayo ng mga Lumad School, humihingi po sila ng donation mula sa iba't ibang financial institution sa labas ng ating bansa. At ito po yung kanilang nagiging pinakamalaking source ng kanilang pundo na napupunta din naman po sa Communist Party of the Philippines at sa NPA. So ang nangyari, dahil gusto nila itong isave, pumunta sila sa Talaingon upang kunin yung mga bata habang pinapasara ng mga IP leaders yung mga paaralan ng Salugpungan. Sinundo ito nila Franz Castro at Saturn Ocampo dahil ang gusto nila, dadalhin yung mga bata mula sa Talaingon papuntang Haran Center sa Davao, at mula Haran Center, dinala nga nila ito papuntang University of San Carlos in Cebu, kung saan na-rescue po natin ang mga kabataan ito. Meron din po silang dinala doon sa UP Diliman na nag-decide na po yung mga bata tulad nila Rorilyn na umuwi at bumalik sa Talaingon. Dato, you mentioned yung Salugpungan Schools, yung Save Our Schools Network, at you also mentioned yung Haran. Na-mention mo din very briefly kung ano yung structure na ginawa ng CPP, NPA, NDF para sa ating mga kapatid na katutubo. Gusto ko lang maliwanag na sabihin mo sa ating mga kababayan, ano ang mga krimen na ginawa ng CPP, NPA, NDF na ginawang posible nitong mga prente na ito sa ating mga kapatid na katutubo dyan sa Haran, dyan sa Save Our Schools Network. Actually, ma'am, meron tayong sinubmit, hindi lang sa ating gobyerno, maging sa United Nations. Ito, yes, yung tinatawag nating 17 major atrocities na ginawa ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at ng National Democratic Front sa mga pamayanang katutubo sa Mindanao. Kasama na po dito yung pagkoconvert ng mga ancestral domain into guerrilla base, yung pagpatay o pagsupplant sa mga traditional leader ng mga revolutionary leader na kinokontrol ng mga CPP. Kasama na din po dito yung without consent at through deception. Nagtatayo sila ng mga programa katulad nung Lumad School doon sa mga communities o ancestral domain. At ang mga Lumad Schools na ito ay akala natin sa una ay nakakatulong sa mga kabataang tribo dahil nga sila ay pinagpaaral ng libre. Yun pala, parang niluluto sa mantika ang tribo dahil pagtatayo ng Lumad School, galing nakakuha pala iyon sila ng pundo mula sa mga international institutions, at hindi lang sa nakakapagtayo sila at nagpapatakbo nitong mga school, 60% nung nakukuha nila na pundo na ibibigay nila sa NPA. At ang masaklap dito, yung mga kabataan na nag-aaral ay ginagawa nilang recruit na child warrior ng New People's Army. So dubli-dubli po ang violations na ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa mga pamayanang katutubo, lalo na dito sa Mindanao. So Dato, naalala ko kasi nung na-create ang NTF, ELCAC, ang narinig ko na kwento kasi, no, nung nalaman ng former president na 60 to 90% ng NPAs ay galing sa IPs, doon naging maliwanag na yung dinaanan ng ating mga kapatid na katutubo. And yet, pagdating sa Europa, no, pwede mo bang ikwento sa ating mga kababayan kung ano yung naratibo
na ibinebenta ng CPP, NPA, NDF na nagpapanggap ng mga human rights activists at experts daw. Pagdating doon, ano ang kwento nila tungkol sa gobyerno natin? Kung paano sila nakakakalap ng pondo at nakaka-extort? Ang ginagawa nila, ma'am, nagtatayo sila ng mga organization na akala mo human rights defenders. No, katulad ng Katribo, katulad ng Katribo Camp, yung party list na Katribo, yung Katribo Youth, at dito naman po sa Mindanao, meron silang tinatawag na Kalumaran, merong Pasaka sa Region 11, Kalumaran, Mindanao Wide, Kasalo sa Region 13, Kalumbay sa Region 10. Itong mga nagmamaskara ng mga legal front organization ang siyang nagkaroon ng mga kaugnayan sa mga international institution kung saan nakakakuha sila ng mga pundo. Ang 60% ng nakukuha nilang pundo ay napupunta sa armadong pakikibaka, samantalang yung 40%, ito yung ginagamit nila upang magtayo ng mga lumad school, magpundo ng mga manilakbayan o paglalakbay na binibitbit ang mga tribo papuntang Manila at doon pinapatira sa mga bakwit areas tulad sa Davao, yung Haran Center, sa Manila naman, UP Diliman. Ito yung programa nila upang i-project sa buong mundo at sa ating gobyerno na pinapabayaan yung mga kapatid natin na tribo. Samantalang ang ginagawa nila ay isang deception o pagsisinungaling. Dahil meron na po tayong batas na IPRA na nagpo-protekta, nagpo-promote, nagre-recognize at nagre-respeto ng mga karapatan ng tribo. Ito po yung kanilang ginagawa, dinidemonize nila ang ating gobyerno upang sa tingin ng ibang tao sa publiko at sa international na mga communities ay napakasama ng ating gobyerno at pinababayaan ang ating mga kapatid na katutubo. Ito po ay salungat sa totoong nangyari kung saan ang bawat tribo ngayon ay nagsusumikap na ma-develop at magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga communities. Gamit nila ang batas ng IPRA upang maisulong ang kanilang mga karapatan. Datu, pinag-usapan mo yung kahalagahan ng ginagawa nila sa Europa, di ba, yung mga pondo. Pero gaano kahalaga sa kanila, sa CPP, NPA, NDF, itong mga prente na ito? Gaano kahalaga yan sa paggamit, lalo na, for instance, itong sa kaso na ito, yung paggamit ng mga IPs? Kasi sinabi mo na meron silang naratibo na ibinebenta sa Europa na ang gobyerno, ang kasundaluhan ay mapang-api. Mga atlantarang kasinungalingan. Kasi ang totoo, sila yung nang-aapi, sila yung nagtotorture, sila pumapatay, sila nagtatrain ng child warriors, lahat ng violations ng international humanitarian law. Diba? So, para lang makita ng mga kababayan natin, kasi ang gusto natin dito, yayakapin ng mga kababayan natin ang ating mga kapatid na katutubo. No, kasi dati, dahil sa nangyaring ito, nasira ang ating bansa. So, Datu, ano yung bilang dating kasapi ng CPP, NPA, NDF, ano yung design sa mga prente na ito? Kasi si Franz Castro, Alliance of Concerned Teachers, at si Satur Ocampo na ngayon ay na-found na guilty, no, ay miyembro ng bayan muna. So, gaano kahalaga sa CPP, NPA, NDF ang mga prente na ito para magamit nila ang ating mga kapatid na katutubo? Unang-una, ang pamayan ng katutubo po, ma'am, ay hindi lamang sektor kung hindi pamayanan siya. Ibig sabihin, hindi lang mga tao katulad ng mga workers, ng mga estudyante. Kung hindi, meron po siyang teritoryo. Meron siyang tinatawag na ancestral domain. So tao siya, pamayanan, na merong ancestral domain. At itong mga ancestral domain na ito, ito yung nasa mga lugar kung saan mga bulubundukin at mga jidas, o malalayong lugar kung saan ang armadong pakikibaka ay doon po tinatayo ng New People's Army. Ang prente naman po ay ginagamit nila upang patuloy na i-picture o i-project sa mga tao, lalo na sa mga kabataan at sa mga middle forces na nasa kasyudaran, na pinapabayaan yung ating mga pamayanang
katutubo. Ito po yung ginagamit nila upang makapag-recruit ng mga estudyante, lalo na ng katribuyot na nasa UP, nasa PUP, nasa iba't ibang mga kolehiyo, no, na pinapakilos nila gamit ang isyu ng mga kapatid na katutubo upang makapag-recruit ng mga kabataan. Ganon din po ang ginagawa nila doon sa international solidarity work nila, kung saan mga IP, mga Filipino communities sa ibang bansa, nire-recruit nila at kanilang naging target sa propaganda upang makakuha sila ng pundo. Hindi lang Filipino communities, kung hindi maging yung mga institusyon ng United Nations at European Union, yun po yung kanilang natatarget at ginagawa ng programa kung paano po nila makuha ang mga pundo mula sa mga institusyon na ito upang ipadaloy sa kanilang mga unit ng New People's Army dito sa ating bansa upang isulong ang armadong pakikibaka. Oo, Dato, ang dalawang na-convict na ito na mga guilty ay members ng party list, ACT at saka ang Bayan Muna, no? So Dato, gaano kahalaga sa CPP ang meron silang kongresista sa loob nung nahuli si nung nahuli sila, no, ng kapulisan? Sino na nga ang nasa HOR noon, si Franz Castro ba o si Satur Ocampo? Si Franz Castro na lang po. Oo, si former Franz Castro. Po si Satur Ocampo. Oo, former. So gaano kahalaga sa CPP na meron sila para ma-meet nila yung mga goals nila? Gaano kahalaga sa kanila na yung mga na meron silang party list sa loob ng Kongreso? Noong 2001 po, kung saan nagsimulang sumali ang Bayan Muna bilang party list, no, sa eleksyon ng party list, nandun pa po ako sa loob ng Kilusan at alam ko na isa sa mga ito ay isang mga prioridad kung saan ang kahit mga unit ng NPA panahon sa eleksyon ay nagsishift into campaign machinery ng mga party list. Unang-una, ang mga adbintahe na nakukuha nila, nakagagamit nila ang platform ng Congress o House of Representatives upang mag-propagate ng mga kasinungalingan at mga paninira sa gobyerno o propaganda. Pangalawa, nagagamit nila ang pundo mula sa Kongreso upang magkaroon ng mga proyekto na maibibigay sa mga target nila na expansion area sa kanilang pag-oorganisa ng NPA at maging ng mga front organization. So nakagamit sila ng pundo mula sa kongresong ito na ang ating at least mga 60 million a year for every congressman. So kung ilan silang nakaupo, halimbawa ngayon, tatlo, noon umabot pa sila ng pito, so times 60 yun every year. Kung tatlong taon yung kanilang termino, ibig sabihin meron silang 240 million na pwedeng igawing mga proyekto o di kaya ipangpundo sa mga panahon na meron silang pagkilos o mga rally na inilulunsad dyan sa mga syudad, lalo na sa Kamaynilaan. So, Dato, yung naalala ko din noon nasa gobyerno pa ako, yung isa pang kahalagahan ng, for instance, si Zarate, si Carlos Zarate, nung siya ay kongresista, nag-i-introduce sila ng bills, na, at saka sila ni Eufemia Culiamat, nag-i-introduce sila ng bills kung saan hinihingi nila ng through a bill ang pag-demilitarize ng certain areas na kung saan andun ang mga IPs, na kung ang ibig sabihin nun ay tatanggalin ang mga sundalo para mas madali sa kanila ang makapag-abuso at makapag-exploit sa ating mga kababayan na mga IPs. So, Dato, napakahalaga din sa kanila, na nakita ko yun, na-experience ko yun ako nasa gobyerno, kapag ka ikaw ay dumalaban sa CPP at nasa harap ka ng Kongreso at dinidefend mo ang budget ninyo, they will harass you. Ihaharas ka nila. Ginagawa nila yan sa bawat mga sundalo na pinapatawag nila. So in other words, yung magkaroon ng CPP sa loob ng Kongreso, napakalaking depensa yan sa kanila, sa isang teroristang organisasyon. No, tama ba ako doon, Dato? Tama po, ma'am. Hindi lang, alimbawa po, every year, pag nagkaroon ng budget hearing para sa NCIP, palaging ang panawagan nila na hindi punduhan ang NCIP o di kaya i-abolish ang IPRA.
Dahil alam nila na yung batas ng IPRA, yun yung nagbibigay ng pag-asa sa mga pamayanang katutubo upang maniwala sa gobyerno. At yun yung gusto nila na sirain. Ganon din po ang mga programa ng NTFLCA, programa ng Barangay Development Program. Ito po ay kanilang tinututulan upang hindi magkaroon ng kasagutan yung mga hinihingi ng mga pamayanan na nasa conflict area, at maging din po yung programa sana ng ating former vice president, former DepEd secretary, na magkaroon tayo ng ROTC o di kaya'y counterpart ng ganoong programa upang i-develop ang leadership at nationalism ng mga kabataan at mga estudyante. So ito po yung kanilang mga masasabi natin na adbentahi kapag meron silang party list member na nasa loob mismo ng Kongreso. At saka dato, maraming beses nangyari, no, yung ginawa, for instance, nila Kasilaw, nagagamitin nila yung pagkakongresista nila kahit hindi wala na sa Kongreso para may tsapa sila na Kongreso ako, para magmadala nila yung kanilang mga propaganda materials, di ba? Para kunin din yung mga ayuda. Magpe-pretend na magbibigay ng ayuda pero actually magpo-propaganda. So malamang dito sa nangyari, no, bakit may kongresista na nandudukot ng mga batang katutubo. Malamang ginamit ni Franz Castro ang pagka-kongresista niya at saka ni Satur Ocampo. No, so napakahalaga noon. So Datu, you keep mentioning kasi yung IPRA. Kahit very briefly lang, pakilala natin sa ating mga kababayan kung ano itong napakagandang batas na ito at bakit siya mahalaga. At bakit takot na takot ang CPP o kahit na sino mang hindi talaga totoong nagmamahal sa mga IPs dyan sa IPRA na yan? Unang-una, ma'am, sa yugto ng ating kaysaysayan, noong kumpanya against Marcos dictatorship, mga 1986, nagkaroon tayo ng pagbabago ng salikang batas in 1987. At doon po napasok yung pagkilala ng karapatan ng tribo ng ancestral domain. Although 10 years pa po, in 1997, nagkaroon ng enabling law. Ito yung RA 8371 or Indigenous People's Rights Act. Ito po ang batas na sinasabi nga ni dating Senador Plavier ay social justice legislature to address yung historical injustice na nangyayari sa mga pamayanang katutubo sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, ang batas na ito ay isang social justice o pagbibigay ng katarungan sa isang historical injustice na sa tagal ng panahon hindi kinikilala yung karapatan ng mga katutubo. Kaya nung magkaroon po ng IPRA in 1997, marami sa mga katutubo na nakokontrol o kaya ay naimpluwensyahan ng kaliwa o ng Communist Party of the Philippines ay nawalan na ng tiwala sa kanila dahil meron na pong pag-asa na meron palang batas na pinasa ang ating gobyerno na nagkilala ng mga karapatan ng katutubo. So nawalan po sila ng isang napakabigat na propaganda line o mensahe na pinapabayaan ng gobyerno ang ating mga pamayanang katutubo. Dahil sa batas po ng IPRA, naging hayag ang paninindigan ng ating pamahalaan na kilalanin, irespeto, ipromote at protektahan ang karapatan ng mga katutubo sa buong Pilipinas. So, dahil po dito, ma'am, sabi nga namin, nagiging malamig ang humahawak ng bakal. Ibig sabihin, nawala ng rason para makapag-recruit ng NPA na hawak ng armas dahil karamihan sa mga NPA ay mula sa hanay ng mga katutubo. Datu, ano ang mga kasinungalingan na sinasabi nila Franz Castro at nila Satur Ocampo tungkol sa IPRA at saka ng CPP? Noong 1997, nang ipasa ang batas, actually, ma'am, akala nila hindi magiging seryoso ang gobyerno. Eh, nung maipasa ang batas, 1997, dahil po ito sa paglalabi ng mga IP leaders sa buong Pilipinas. Nung maging batas po ito in 1998, sa kanilang programa sa NDF, nananawagan agad sila
na i-abolish ang IPRA. Dahil ayaw nila sa batas na ito, dahil ang batas na ito ay nagbibigay ng katuparan sa mga demands ng ating mga kapatid na indigenous people o mga katutubo. Ayaw po nila na matugunan ng gobyerno ang mga hinaing ng ating mga kapatid na tribo dahil wala na silang marirecruit. Ang pinakamaraming na-recruit na NPA ay nasa hanay ng katutubo. Mahirap para sa isang taga-syudad yes. na humawak ng armas at manirahan sa bundok ng ilang taon. Pero mas madali para sa mga katutubo na i-recruit at humawak ng baril at sanay sila sa buhay sa bundok. Ito yung gustong manatili. Kaya nagkaroon ng panahon na yun, nagkaroon ng malakas at maraming pagre-recruit ng mga NPA. Kaya nagkaroon ng kalakasan. At nung magkaroon na ng NTFLCA, dahil sa pagtulong ng ibang ahensya upang ma-implement yung IPRA at ang mga karapatan ng katutubo, maraming nagbalik loob ng mga kapatid na katutubo. Kaya po nawalan sila ng mga taong hahawak ng armas upang isulong ang kanilang armadong pakikibaka. So, Datu, kung kaya tayo ay nagdiriwa ngayon dito sa pag-convict kay Satur Ocampo ng Bayan Muna at kay Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, kasi napakahaba ng biyahe na ito ng ating mga kapatid na katutubo, nakasama ninyo kami dito. The worst crimes were committed, the most atrocious crimes have been committed sa ating mga kapatid na katutubo dahil sa CPP, NPA, NDF. Yung kahirapan na nakikita ko no sa na nakita ko sa ancestral domains, wala akong salita for it na napakahirap i-describe, at yun ay isinadya ng CPP, NPA, NDF na yung ating mga kapatid na katutubo ay hirap na hirap sa buhay. At pag ikay kay umupo sa kanila no, mag-uusap lang kayo sandali at magkikwento sila, ang maririnig mo ng mga kwento at it's very heart-rending. Wala sa kanila yung ano, yung pinapatay sa harap nila yung mga mahal nila sa buhay, mawalan ng anak, mawalan ng kapatid, mawalan ng tatay, ng nanay, parte ng buhay nila yon. At saka yung hinaharas sila araw-araw ng CPP at ginagamit at ini-extort, at sila na talaga yung talagang pinaka nakakaawa at invisible. So maganda na nangyari ito, no? Datu, may I please just read yung napakagandang statement no ng MIPCEL, Mindanao Indigenous People's Council of Elders and Leaders, MIPCEL, and the Mindanao Indigenous People's Youth Organization. So July 15, a day of celebration, justice served and victory for the rights of the indigenous peoples in the Philippines. Whereas the long journey in seeking justice for the indigenous people's children of Talaingod has now found a victorious moment in the RTC decision to convict Satur Ocampo, Franz Castro, and others for child trafficking. The final copy of the court decision is still being awaited by the IP communities. We understand that the legal process may continue as the convicted parties can still appeal to higher courts. Whereas this is just one of the many issues that must be addressed, as there are still other cases such as that of Bai Bibiaon Bigkay, whose family continues to seek justice and reparation from those who exploited her. Whereas this legal victory achieved today, July 15, gives hope that justice can still prevail and that indigenous people's rights are worth fighting for, no matter how long it takes or how difficult it may seem. In the end, justice and truth will prevail. Whereas this victory is not only the indigenous people, but also to all Filipinos who believe in the democratic process and our government. Wherefore, with great emotion, the Mindanao Indigenous People's Council of Elders, Elders and Leaders, and the Mindanao Indigenous People's Youth Organization congratulate the Ata Manobo ICCs of Talaingod, the government's legal team representing the people, and all who cherish our democracy in our country, and the EXECOM signatories, so many of them. So, yeah, Datu, no, may I share with you? Nung narinig ko ito, kasi kahapon ang dinig ko, madidismiss yung kaso. Umiyak talaga ako kagabi nung narinig ko yon. Pero this morning when tinawagan ako ng team natin sa SMNI na nakaabang doon, na convicted, hindi ko talaga, I could not help but cry. Because as their message said, this has been a very long journey. No, not just for the indigenous peoples, but mainly of the indigenous peoples
who have been in the forefront of this battle, and sila yung pinaka-target ng CPP, NPA, NDF aside from our children. So this is a victory for the indigenous peoples of the Philippines and for the Filipino people and for democracy in our country. So we would like to thank the RTC and everybody, the legal cluster of the NTF-LCAC. So thank you. Simply,